Mang Vince, yung lagi kami napo-frustrate at nadi-disappoint na may time pa nga na lamang kami, biglang nahabol pa, natalo pa. Talagang samot-sari yung emotions, disappointment, frustrations. At the same time din, looking the brighter side, no, hindi naman tayo pwede mag-dwell lang dun sa negative na aspeto eh. Na, uy, kaya pala namin. Wala pa kaming star player dyan. Wala pa kaming ganun ka-dominant na player. Na sabihin natin yung may mga pangalan talaga. Meron kami star player, kaso non-scoring. No, yun talaga yung lamang namin. Kaya kanina rin, medyo ganun yung performance niya. Hirap talaga rin kami sa depensa. So, yun. Brighter side, kaya pala. Magkaroon siguro, mas maging consistent lang at ready mag-accept yung mga players ng yung i-welcome nila, i-embrace nila yung pressure. Pag natutunan na yun, yun, talagang hindi lang sabay. Talagang sasalpukin nila yung kalaban. Pero at the moment, ano pa kami, under construction pa. Coach, nabanggit mo na rin yung depensa niyo. Karamihan ng mga nakalaban niyo, although nanalo sila, they've always talked highly of your floor defense or net defense. Can you talk about that lang in this conference na nakapagpa-5 sets kayo ng maraming laban kasi? Kasi talagang itong conference na to, pinaghandaan na medyo mahaba yung, unlike before kasi, saglit lang kami nag-training. Itong conference na to, nagbigay kami ng parang 1.5 or 2 months, parang ganun, before the conference. With the support of the management. Yun nga lang, yung mga inasahan din namin players, late na sila pumasok. Ito, kailan lang. Lalo na siya, nung game day namin, doon lang kami nakita. Kaya tiningnan namin yung chemistry. Talagang yun yung binuo namin una, yung depensa. Kasi yun yung talagang strength namin. Siguro, by next conference, tutukan na natin din. Tinututukan naman namin yung offense. Pero yun nga, siguro it's about time na maghanap ng isang dominant player na for offense na talaga. Coach, siguro update lang po kay Julia Coronel kasi inaabangan din ang mga fans yung may papakita niyo sa inyo sa Actually, hindi pa, pero one time or twice, no, dumalaw siya sa atin. Tiningnan yung training, kung paano yung training. So, ang huli naming usapan, by September pa siya. Kasi parang meron pa yatang training sila sa Japan, tama ba? So, yun yung, na-preempt ko ba? Sorry, yun yung huli naming usapan. By September pa siya, before the All Filipino Conference, siya lang siya makaka-join sa amin. Coach, ano po yung panapos na hinahanap ng team? More on sa team bus, a whole, or may mga piyesang specific talaga kailangan? Siguro, dalawa. Una, yun na lang go-to guy like her, na pag umangat, puntos talaga. No, pero syempre, tao lang, minsan napapagod eh. Pero kumbaga, kahit anong bato mo, aadyasan, at papatay talaga siya. Yun yung hinahanap namin isa. Pangalawa, siguro, yung team, yung mas, maturity pa na, sabi ko nga kanina, pag lamang kami, all goods, kumikilos sila ng maayos. Pero pag, may pressure na, may challenge na, malayo yung kalaban, o kaya, crucial na, nagkakanya-kanya. So, yun yung hinahanap ko pa na pag crucial, dapat mas lalong kumapit yung isa't isa. Ayun pa. So Tanta, what will be your advice to your teammates since next conference they will be playing without? I'm a person who believes in growth talaga. So, handa akong harapin kung ano pang hirap ng training o ano pang 20 steps matanggap ko from the coaches, from the teammates just to improve my skills. Kasi I don't want to settle for less. I want, yun nga sabi ko nung drafting, I want to make history with this team. And I can see that we have a really, really big potential. And as you all saw, we have so many 5 sets that we could have won. Yeah. Nauna kami, ganun. So, hirapan lang talaga kami maghanap ng panapos. So, I'm gonna work on that. I'm gonna work on myself so that I can contribute in that aspect. And, dami ko natutunan sa kanya na you don't have to be
and you don't have to be strong all the time. You don't have to be giving yung magbubutasin mo na yung ball. Sabi nga ni coach kasi naging parang gusto ko ng butasin yung ball pag pinapalo. Nung dumating siya sa amin, lahat ng bola gusto niya potokin eh. Yun, watching her, sobrang natuwa ko kasi she's very smart. Alam niyo, sometimes she wouldn't even jump high. But daanin niya lang sa kamay ng blockers, alam dito, biglang ganyan. Sobrang na-amaze ako. And I hope na ma-retain ko lahat ng natutunan ko from her. And makuha din yun ang teammates ko. So, yun, I'm very up for the challenge. Very motivated then to grow and to fulfill kung ano man yung maiiwan ni P na sa team namin ng butas. Ayun. She's talking good about you. Kind of. Thank you. Nananalo kami pa isa-isang set. Ngayon nadagdagan naman dalawang set. Nakakapit set. Pero then again nga, kulang pa rin talaga na pukpuk dun sa dulo tulad din ng last game namin kanina. Hindi pa ganun nadidevelop talaga yung ano, yung maturity sabay-sabay sa team na bumibigay pa rin sa dulo. Na sa halip na pag binigay sa'yo yung bola, nasa isip mo, patayin, pumuntos. Patay naman, nasa score ng kalamihan. Pero again, good run pa rin to para sa amin. Kasi nakita natin, yung mga, dati na nakalaban namin yung Akari, I'm not aware na yung number, sa kabilang pool pala, si Akari yung number one. And nag-five sets kami. So, it's a big accomplishment na rin sa amin yun na yung top team ng kabila, talagang nilabanan namin ng todo. Yun nga lang, wala kaming panapos. For Sutanda, what can you say about your overall experience here with galleries? Just to thank you to teammates, coaches, all staff. You took time for me. Am I still alive? Yes, I'm very strict. Yeah, but and we have a short time for training with us. Then we time bed on. The dancer! Ayun, Jewel, yung best game mo bilang Robby palang pinakita mo ngayon. Ano lang yung masasabi mo sa first experience mo dito sa Cross? Very thankful ako na nabigyan ako ng chance ng coaches na makapaglaro at binigyan ako ng signal na laruin mo lang yung laro mo. So, although there's a pressure na mag-deliver, meron pa ding tinatanggalan nila ako ng pressure na magkakaling, ganyan. And there are times na nagkakamali talaga ako ng mga very crucial errors. Pero andun yung both team to catch me. Andun sila para makalmain ako, para iangat lalo yung nararamdaman ko, i-lift up yung moral ko, yun. So parang ang galing lang nilang i-handle ako kapag nga, kapag nag-e-error ako. And very kind sila sa very generous din magbigay ng compliments if I'm doing a good job. Ayun, I'm very happy na kahit rookie ako, nakapag-contribute ako sa team and nakikita ko na nakakabuo na ako ng chemistry with the players and nakakapag-adjust na rin ako sa system.